Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Maharlika Kingdom of God, Lupusug Empire, June 6, 2022. This is Queen Helen Abdurajak Elizabeth III. Napakagandang umaga po sa inyong lahat na nakikinig sa ating broadcast. At alam ko na maraming nag-aabang sa ngayon dahil maraming developments at maraming issues na dapat nating pag-usapan. At bago ang lahat, ako'y nagpapasalamat sa mga pamilya, sa mga talagang tumutulong kay Pahaji Sahibo Rasad Asgali at ang kanyang asawa. Sila ay umuwi na sa ating mga tinatawag na talagang death is the beauty of life. Sila yung ehemplo ng tunay na pag-uwi doon sa paraiso. Talagang nakita ko silang mag-asawa yung pagmamahal sa isa't isa. Paibong, maraming salamat sa example na binigay mo sa akin at kay Raja. Alam ko na kahit sa huling sandali, nakita ko yung pagmamahal mo, ang pagbantay mo sa akin. Ikaw ang naging kaagapay ko sa lupusog. Bago mo talagang binitawan ang buhay mo at natiyak mo na ang tagumpay. Pasensya na po kung nagiging emotional si Queen. Dahil si Paasgali sa Sahibo Rasad ay isang monumento na kailangan natin bigyan ng respeto. Lahat ng pamilya sa Sulu, sa Lupasug, lahat ng armadong grupo, lahat talagang defenders na sheriff ay dugo ng ating elder Ipaibong. Bawat iyak ko, nandiyan siya. At palagi niyang sabihin sa akin, Queen, wala silang magawa. Hindi na nila kayang harangin ka. Dahil ang totoo ay totoo. At nandito kami para ipagtanggol ka. Nawalan na ako ng tagapagtanggol dito sa lupa. Pero alam ko na siya ngayon ang mas matinding tagapagtanggol ko kasama ni Kaka Abraham Jahandal Sakili. Silang dalawang iyan na taga-Indanan. Ang matinding tagapagbantay ng ating kaharian. Sabi ko nga kahapon, nung tumawag na ang kanyang anak, sabi ko, alam ko na hindi na siya magtatagal. Bakit? The day before, nag-usap na kami. Talagang damdam ko na at sinabi ko na sa kanya, Pa, kung hindi mo na kaya, umuwi ka na. Ang kanyang palaging tanong, kailan ka babalik, Majesty? Ang sagot ko lang, huwag mo na akong intayin dahil matatagalan ako umuwi diyan sa Zamboanga. 5 years extension ang hiningi ko sa Allah na buhayin siya. At talagang in 5 years time, nakauwi siya. Ito yung matanda na namatay na sa barko ng Prince Glory nung dinala ko siya nung 2017 sa Lupusug.
meron siyang permanent catheter dahil nga siyempre cancer. Pero alalay lamang. Alalay ang ginawa ko sa kanya. At lahat iyan nang dahil sa paniniwala na nandiyadyaan ang aking mga anak. Siya ang makapagpatunay na talagang nandiyadyaan ang tulong ng limaya ng gaib. Kaya nga siya rin ang nagdala sa akin sa bundok ng Budkaha sa Karawan. Mahirap pasukan iyan. Pero dahil pamilya sa pamilya, lahat mismo doon sa holy place na iyan at doon ako nakoronahan. Iyan ang hindi alam ng mga Tagalupasug. Siya, dalawa yan sila. Kaka Abraham Sakili and Kaka Pa Ibong nandiyadyaan palagi sa tabi ni King and Queen. Ako'y nagpapasalamat dahil ipinakita niya sa panahon ng 5 taon na hiningi ko sa Allah na huwag mo na siyang kunin. Ipinakita niya yung suporta sa hirap, sa gutom, sa sakit, sa hapdi, lalo na yung kami ay hinaras ng mga pulis in the night. Anong sinabi niya sa akin? Majesty, hayaan niyo sila. Hindi nila kayang isabotahe pa ang iyong programa. Kayong mga rasya ng sulo, lalo na ng mga armadong grupo, nagpasalamat ako. Dahil ngayon, bumaba na si Abraham Joel kasama ang kanyang tropa. At least nakita ko na unti-unti na nilang niyayakap ang ating programa na pangkapayapaan. Salamat din sa military. Lahat ng gawa natin sa likod, sa shadow na sinasabi. Hindi kailangan i-broadcast, hindi kailangan ipagyabang. Pero ito, mga gawa na ng mga lolo natin, kasama na si Paibong Sahibo Rasad Asgali. 5 taon na talagang binuno namin para maipon namin ang armadong grupo. Lalo na ang armado ng Indanan. Kahit pa nakuha iyan ng Pavilion Group, kahit nakuha iyan ng kapatid ni Raja Mamay, hindi pa rin nila kaya ang dugo na nanalaytay kay Paibong Sahibo Rasad Asgali na siyang nagsabi sa akin, both the active police, military, at ang mga Rasya, alam nila that Paibong has made his legacy towards peace and prosperity, and that will be never forgotten. Alam niyo ba na talagang noong ako'y umuulan, talagang siya, kahit anong sabi ko, pa doon ka sa loob, ayokong magkasakit kayo. Sabi niya, malakas na malakas ako, Majesty. Pero alam ko na gusto niya lang akong tulungan para matapos ang pagtayo ng korte sa Indanan. Sila ang kasama ko. Kasama si Haji Asakil Sangkula. Kasama si Lakibol Abduraja. Si Jumaili. Lahat silang nandiyan. Alam niyo, hindi basta-basta mag-iwan ng legasiya sa mundong ito. At iyan ay talagang ilalagay ko sa bagong mukha ng istorya ng Lupasog.
Isang week lang ang pagitan nang sila ay umalis na mag-asawa. Siyempre masakit din dahil sila yung pamilya na talagang nagbigay ng tulong sa sulo. Siyempre marami na nandyan si Sheriff Inil Samson, sila Abraham Samkahan, nandyan si Adelon Camlon, lahat na nagtulong sa akin para itayo muli ang lupasog. Lahat kayo nandito sa aking puso, nasa aming puso ni Radyo Mamay. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit anong gawing pasakit ng ibang grupo, naging matatag tayo dahil alam ko na nandiyan sila, nagkukonsole palagi sa akin despite ng ginagawa ng kapatid ni Radya. Despite sa ginagawa ng grupo ng politiko ni Sakurtan, despite sa ginagawa ng militar na pag-abuso sa karapatan pang tao ng ating mga rasya na talagang nag-antay na mapanalo natin ang lupasog. Ngayon ginagamit nila ang lupasog. Nandyan na yung bomboradyo na ginagamit itong ating programa. At ngayon lumabas na rin sa ngalan ng militar na aliyansa with the Bangsamoro Armed Forces, the buff na ginawa nila. Madali na iyan. Huwag kayong mabahala. Ang militar, ang gobyerno ay napapayungan ng soberenya at iyan tayo. Kaya kayong nakikinig, nakikita ninyo, kayong rasya ng lupasog, kayong mga nagsasabi, no, na talagang kayo ay kayo, lumantad na kayo para mapabilis ko kayo maayos. Wala sa inyo ang poder, ang otoridad. At iyan pinatunayan ko sa inyo. Naisuli ang naisuli, naibalik ang naibalik, nabawi ko ang dapat kong bawiin. At iyan ang pinagmalaki ko nung huling pag-usap namin ni Paibong sa Hiburasad Asgali. Anong sinabi ko sa kanya? Kaka, uwi ka na. Tapos na ang laban. Wala nang manakit kay Queen. Wala nang pwedeng magbigay ng pasakit kay Queen dahil natapos natin ang ating misyon na patotoo na pagbigay ng sistema kung paano i-implementa ang tamang distribution ng rejiki ng grasya sa bawat isa. Ngayong magkasama na kayo ni Kaka Abraham Jahandal Sakili, mga dugo ng limaya ng gaib ng ating 7 MacDom. Iyan ang sinasabi, walang kamatayan. Ngayon, mas matibay tayo sa espiritual dahil kayo ang sundalo ko, kayo ang military attaché ko sa kabukiran, doon sa Kalawakan. Ngayon, nakita ninyo. 5 taon akong humingi sa Allah na buhayin siya. At ako'y nagtagumpay. Hindi ninyo akalain na talagang ang Allah nabigyan siya ng extension dahil hiniling ko. Alam ng taga-barko yan kung paano ko naibalik sa lupasog noong 2017. Bilang nurse, magdamag ako habang naglalayag. At salamat din sa Win Ayon at iyan ay nakatulong sa akin. Talagang pass out na. 11 o'clock pa lang, wala na yan. Pero anong sinabi ko sa mga lolo? Buhayin ko siya sa ngalan ng misyon na ito. Paano? Lahat sila tinawag ko at alam ng lahat. Alam ng lahat kung paano siya hindi bumigay nung panahon na iyon.
Pero ngayong panahon na ito, hindi ko na mapigilan dahil panahon na niyang umuwi. Kasama, nauna lang konti si Dayang Amina. Nung inuwi ko sila, pinahatid ko yan galing Lupasog papuntang Sambuanga. Ang huling pagtatagpo namin, isang pasasalamat sa taong talagang nag-ipon ng Russia. Nagpatutuo sa amin ni Radya Mamay na kami ang dugo, ang Russia ni Jolas Pikiram, ni Jamalol Kiram at ng mga lima yagaib ng Lupasog. Iyan. Iyan ang Russia. Iyan ang dugo. Kaya kayong mga dugo-duguan at nang hahamak at nang aatake, kaya nyo bang pagsamasamahin ang dugo ng Limaya, ng Gaib, para tulungan tayo? Kaya nyo bang kausapin ng Allah para lang meron tayong kasangga? Kaya kayong mga nang aalipusta, kayong mahilig magsalita ng mataas, hundong na kamo. Huwag na ninyong sabihin na kayo ay kayo pa rin. Natapos ko ang misyon ko at iyan, ngayong nasa kalangitan ang bantay ko. Dalawang dugo ng awliya na talagang araw-gabi nagbantay. Mas lalo akong bantayan ngayon sa programang ito. Kaya nga hindi ninyo kayanin ang misyon na ito. Sabi ninyo, kayo ang pinili. Kayo ang nakakita sa pinili. Bago kayo magsalita ng mataas, isipin ninyo kung sino si Queen Helen at sino si Radya Mamay. Minsan sa sobrang arrogante natin sa spiritual life natin, masyado tayong nang aapi ng kapwa. This is a divine government. Ito ay divino gobyerno. Kaya nga dito pinag-harmonize ko ang spiritual at ang material. Dito ninyo makita kung gaano kaganda ang buhay at kung gaano din kaganda ang kamatayan. Alam namin bilang Russia ng awliya kung kailan kami aalis dito sa lupa. Ako, maraming beses nang namatay pero binabalik ako ng Allah para ipagtanggol kayo lahat. Tinapos ko na, magkaisa na kayo. Ang Rijiki, ang Gracia, nandiyan na. Ngayong wala na sa lupa ang aking mga kasangga, mas nagiging powerful si Queen dahil sila na ang kasangga ko sa kalangitan. Nandiyan na yung tatay ni Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan. Si Ama Pandala na ang kakambal ay si Ninong Magayawa, yan mismo si Archangel Gabriel. Ang pinsan mismo ni Siti Mariam, ni Mama Mary. Ang pinsan mismo ng Bukawi, si Ina Pindalidayan. Lahat kayong nakikinig, hindi basta-basta ang misyon na ito. Kung kaya ninyong kamatayan at kabuhayan, iisahin, kayo ang pinili. Kaya masyado kayong marahas, masyado kayong mapagmataas, tama na ang pagiging isang arrogante ninyo na nagsasabi kayo ay kayo. Iyan ang hiningi ko kay Paas Gali sa Hibur Asad. Kung sino pang sasalungat at kung sino pang kakalaban sa misyon na ito, kunin na ninyo. Gusto niyo ba na sila na mismo ang sundalo ko sa kalangitan? Sa Gaib Limaya? Gusto niyo bang basta na lang kayong natutulog? At wala na ring hininga? Tandaan ninyo, ang kaluluwa, kapag kayo'y tulog, ay madaling makuha.
kapag hindi kayo nakaugat sa kanya, saan kayo napupunta? Sa dilim o sa liwanag? Iyan ang turo ng awliya ng Indanan. Kaya nga itinayo ni Queen ang korte ng Seven Macdom kasama nila, Paasgali. Iyan ang iniwan sa akin. Dugot pawis nila nang itayo ko muli. Hindi nila alam na ako'y nakamasid lamang. Pero pag madaling araw para hindi ako makita ng ibang tao, sinong nagbubungkal ng lupa? Si Queen, si Bailori, si Sultan Jerry. Hiyang-hiya sila sa akin dahil ako'y naghahakot ng lupa itambak sa flooring. Pero anong sinabi ko? Kapag nakita ng aking mga lolo na gaib limaya ng mga awliya na ako mismo, dugot pawis ko, alam ko na mabiblas nila ang korte ng Seven Macdom. At iyan ang dahilan na nabawi ko ang atin. Kaya nga kayong Russia, diyan sa hulo, mahiya kayo. Mahiya kayo dahil bawat minuto ng buhay ni Queen ay para mabawi natin ang soberenya. Ngayong nabawi ko na, tandaan ninyo, isa-isahin ko kayong litigahin para kayo ay tumino at bumalik sa tamang landas. Ngayong wala na si Paasgali, mas matindi ang kanyang suporta dahil ang espiritual ang siyang pinapagana ko ng dahil sa divino gobyerno. Kayo ba, kaya ninyo? Kaya ninyong sabihin na kayo? Kaya ninyong buhayin ang patay? Kaya ninyo bang bigyan ng pagkakataon na bawat isa ay magiging tagapagligtas ng ating Russia? Si Paasgali, si Kaka Abraham Sakili, sila ang mga dugo na dapat inyong tinga. Dapat magsisi na kayo. Kaya yung ginagawa ng militar ng 11th Infantry Division, huwag na ninyong paglaruan. Nagkaroon na kayo ng kasulatan ni Abraham Joel, kailangan ituloy-tuloy nyo yan. Huwag na kayong maglaro sa kabukiran, OPAP, dahil mas nakabantay na ang sundalo ko sa kalangitan. Hindi ito laro. Hindi ito basta-basta. Ang divino gobyerno ay may sariling sundalo sa kalangitan, sa kailaliman. Iyan ang dahilan kung bakit ako umiiyak. Dahil pinapakita ko lang sa inyo ang katotohanan, ang realidad na ang spiritual natin ay mas powerful kaysa sa ating katawang lupa. Ayan o, nakita ninyo, 5 taon na extend ang buhay ni Kaka para lamang bantayan tayo. Kaya nga nung ako'y nakauwi sa Indanan, maraming nag-aabang, maraming umakusa, lalo na yung police Indanan. Bakit kami pinatira? Alam ninyo, alam kong nakikinig kayo. Alam kong hiyang-hiya kayo. Alam kong hindi ninyo matanggap na yung batang akala ninyo ay hindi totoo, ay siya palang totoo. Yung sakit, yung hapdi, hindi ninyo kayang bayaran yan. Iniiyak lang yan ikaw, yung tandahan ninyo. Ang iyak ko ngayon, dahil nawalan ako ng physical na sundalo. Pero, mas iniiyakan ko dahil nanalo ako. Napatunayan ko sa inyo na mas matindi kapag spiritual na ng mga sundalo ang gagalaw sa mission na ito. Lahat ng finance, spiritual. Lahat ng kalangitan ay spiritual. Lahat. Langit, lupa, apoy, tubig, kalawakan, kabukiran, spiritual
na laban. Lahat kayong nang-aalipusta sa bawat isa, diyan ninyo makita, may panahon kayo na kayo ay mamamatay din. Intayin ninyo dahil iyan ang parusa ng katawang lupa kapag hindi kayo nagkiisa sa inyong espiritual na buhay. Busugin na ninyo ang espiritual ninyo dahil katulad ng nangyari sa buhay ni Kaka Siti Amina at ni Paasgali sa Hiburasad, napakagandang pag-alis nila dahil sinabi ko lang sa kanila, ipaghanda ninyo ang pagtawid. Sa huling sandali, katulad ni Dato Val, Valerian Bonifacio, talagang napakaganda na dadaan sila sa akin at magsabi, Queen, panahon ko na ba? Masakit man sabihin, pero anong sinasabi ko? Ilang araw na lang. Hindi ko masabi bukas na aalis ka na. Dahil masakit din yan. Pero at least, nahanda ko sila harapin ang kamatayan. Kayo ba handa kayo? Handa ba tayo harapin ang kamatayan? Lahat tayo mayroong hangganan. Yan dapat ang paghandaan natin. Anytime. Because death is like the thief in the night. Pagtulog kayo, mas mapabilis yan. Kaya nga, kayong mga dapat nang magsisi. Pagsisisihan na ninyo ang inyong mga nagawang kasalanan at magbalik loob na sa Kanya, sa Allah, sa Diyos Ama. Huwag na ninyong saktan ang inyong mga sari-sarili. Dahil bawat kasalanan, hindi ako ang magkarga niyan, kundi kayo. At kayo naman, na mga mahilig manisi ng iba, tingnan ninyo kung anong klaseng buhay din ang dadanasin ninyo. Lahat kayong marunong sa black magic, hundong na kayo. Dahil hindi kailanman mananalo ang gawain ninyong mala, maitim na programa.